hip-hop Let's get on now Say it out, say it out, say it out, say it out Isa na namang rockstar o rock icon ang pag-uusapan natin na sumikat noong dekada 90. Nakilala siya sa mga awitin gaya ng Yugyugan Na. Piece of this. Farewell to my friends. I thought I'd leave you all. Ang pagbabalik ng kwago at marami pa. Hinangaan din natin siya sa kanyang napakahusay at totubigay na performance sa entablado. Yan ay walang iba kundi si KARL ROY na naging bokalista ng bandang P.O.T, Advent Call at Kapatid. Alamin natin kung paano nga ba siya nagsimula bilang isang mahusay na lead singer at ano nga ba ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si KARL ROY ay pinanganak noong May 25, 1968 sa Manila. Ang kanyang lolo ay si Jose ROY na naglingkod sa ating bayan bilang senador noong dekada 60. Si KARL ROY din ang nakatatandang kapatid ng bokalista ng Razorback na si Kevin ROY. Pinsang buo niya rin si Jose Jude ROY III. Na isa sa naging defense lawyer ng dating Chief Justice na si Renato Corona at miyembro din si KARL ROY ng kapatirang Taugama P. Bata pa lamang siya ay hilig na talaga niya ang musika at ayon nga sa kanyang kaibigan ay naging pangalawang tahanan na nito ang isang rehearsal studio na malapit sa kanilang lugar at dito na rin nahubog ang natatagong talento ni KARL ROY. Noong dekada 90 ay naging lead singer siya ng bandang Advent Call at madalas silang tumutugtog sa UP Campus at sa Club Dread. Taong 1994 ay nang mabuo ni KARL ROY ang bandang POT kasama sila Ian Umali on guitar, Mali Paraguya on bass at Harley Alarcon bilang drummer. Taong 1997 ay nang inilabas ng grupo ang kanilang self-titled album na POT. Kasama ang ni-remake nilang kanta na Yugyugan Na. Nagmula naman sa sumikat na Pilipino band noong 1977 na The Advisors. Kaagad itong nagustuhan ng mga nakikinig dahil sa bagong areglo o bagong timpla ng kanilang musika na kapag iyong narinig ay talaga namang mapapayugyug ka dahil sa kanilang tugtugan na punk at rock. Ilan pa sa kanilang mga hinangaan na kanta ay ang Panaginip, Overload, Piece of This, FYB at marami pang iba na sariling komposisyon ng grupo. Nagtuloy-tuloy ang karera ng banda at kaagad silang nakakuha ng mga parangal gaya ng Best New Artist, Album of the Year, Bassist of the Year para kay Mali Paraguya, Drummer of the Year para kay Harley Alarcon at napakarami pa. Si KARL ROY ay naging maimpluwensyang artist noong mga panahon na yon. Naging pansamantalang bokalista din siya ng bandang Indio bilang kapalit ni Vic Pakultad. Subalit noong taong 2000, ang bandang POT ay napagdesisyonan na magpahinga muna dahil sa personal na rason. At pagkalipas ng ilang taon, noong 2003, si KARL ROY ay nagbuo ng panibagong grupo na tinawag na Kapatid kasama sina Nathan Asarcon, Jehun Balbuena, Ira Cruz at Chito Molina. At sa kaparehong taon ay nilabas nila ang kanilang self-titled album na Kapatid. Taong 2004, ang dating grupo ni KARL ROY na POT ay nagkaroon ng reunion concert kasama ang bandang Indio na ginanap sa 70s Bistro. At pagkatapos nito, noong 2005, ang POT ay opisyal nang inanunsyo na sila ay buwag na. Ipinagpatuloy ni KARL ROY ang buhay musika kasama ang bandang Kapatid. Taong 2006 ay inilabas naman nila ang kanilang pangalawang album na Pinamagatang Luha. Nakilala ang kanilang grupo sa mga awitin gaya ng Prayer, If I ever see you face to face again,
Psycho Lab, Luha, at ang kantang nagmula sa bandang Anak Bayan na ang Pagbabalik ng Kwago. Dahil sa rock image ni KARL ROY ay naging paborito siya ng mga tao. Nakilala rin siya sa kanyang mahusay na pagtatanghal sa entablado na talagang todo bigay. Ngunit noong September 2007, sa di inaasahang pangyayari, habang bitbit ni KARL ROY ang isang case na beer, ay naramdaman niya na unti-unti siyang nanghihina at tumatabingi ang kanyang muka hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay dahil sa stroke. Pero kagad naman siyang naisugod sa ospital. Ayon sa kanyang salaysay ay 4 na oras itong walang malay. Dagdag pa niya, noong siya ay nagkaroon ng ulirat ay sinubukan niya kaagad na igalaw ang kanyang katawan. Subalit ang kalahati nito ay hindi niya na maikilos. Nakwento rin niya na habang siya ay nasa recovery room ay inakala niya na yun ang katapusan niya. Pero laking pasalamat nito na binigyan pa siya ng panibagong buhay. Madaming nagulat sa balitang iyon at madaming tagahanga ni KARL ROY ang nalungkot. Kaya dahil sa nangyari sa kanya ay napilitan itong huminto muna sa industriya ng musika. Pagkalipas ng ilang panahon, siya ay unti-unting nakarecover dahil na din sa suporta ng kanyang pamilya at mga tagahanga. Isa rin sa nagpatibay sa kanya ay ang pagmamahal niya sa musika. Taong 2009 ay nang muling magbalik si KARL ROY sa kanyang banda na Kapatid at inilabas nila ang kanilang extended play album na pinamagat ang Kapatid. Nagpatuloy ang kanilang grupo sa Philippine music industry. Subalit noong March 13, 2012 ay isinugod siya sa Cardinal Rufino Santos Hospital at ikinalungkot ng marami nang mapabalita na si KARL ROY ay pumanaw na dahil sa atake sa puso. Pero mas una pa dyan ay na-diagnose na ito na mayroong pulmonary edema o tubig sa baga. Ibinurol si KARL ROY sa Our Lady of Mount Carmel Shrine sa New Manila, Quezon City at dumagsa ang mga sumusuporta at nagmahal sa kanya. At dumating din ang ilang sikat na bandang Pilipino at nagdaos ang mga ito ng isang concert bilang tribute at pagkilala sa kanyang mga naibahagi sa musikang Pilipino. Rinimate ang labi ni KARL ROY at noong March 18 ay inilagak ang kanyang abo sa kanilang musileyo sa Loyola Memorial Park. Hindi matatawaran ang naibahagi sa atin ng rock icon na si KARL ROY dahil ang kanyang mga awitin ay isa sa nagpabago at umukit sa musikang sariling atin. Ganun pa man, kahit wala na ito ay marami naman siyang naiwang alaala at magagandang awitin na magpahanggang ngayon ay napapakinggan at sariwa pa din sa ating alaala.